Amen. Makakaupo na po tayo. Ganda umaga po sa isang maulang umaga sa bawat isa. Praise God. At purin po ang Panginoon kahapon po kahit na maulan. Tuloy po yung ating family day. So, pasensya na po sa mga wala po noong nakaraang Sunday kasi bigla ho nagbago. Imbis na June 12 ay ginawa po natin June 9. Kahapon po yon. Ano po, at medyo maulan, pero nag-enjoy naman po yung mga kapatiran na nag-swimming habang umuulan. At ngayon, maulan pa rin. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa aklat ng Genesis chapter 22. Dahil sa susunod na linggo ay Father's Day, pag-uusapan natin ang patungkol sa, kahit ngayon, patungkol sa mga tatay. Chapter 22, verse 5. Ito po yung pag-aalay ni Abraham kay Isaac. Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there, and we will worship and return to you." Ang sabi ho doon, the lad and I will go yonder and worship. Ang Panginoon po ang pagpalain sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Panginoon, salamat po muli sa iyong mga buhay at makapangyarihang salita na punong-puno ng kapahayagan at pagpapaalala sa bawat isa sa amin. Sa gitna ng masungit na panahon, ang bawat isa sa amin ay malaya na makapagpupuri sa iyo at sasambahin ka namin palagi, Panginoon, maging sa pamamagitan ng pagtanggap na iyong mga salita. At salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang aming mabuting tagapagturo. At muli, maitaas at maluwalhati ka, O Diyos, sapagkat sa iyo ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po ipinakita ni Abraham ang hindi pangkaraniwang pagsamba niya sa ating Panginoon. At dito po titignan po natin ang mahalagang bagay ng prinsipyo ng hindi pangkaraniwang pagsamba. Ang pagsamba po ay hindi lamang musika. Ano ho? Ang pagsamba po ay hindi lamang pagpunta sa church. Ang pagpupuri at pagsamba ay hindi lamang po kapag naglulundagan ang mga Kristiyano. Kasama po yon. Pero hindi po natatapos doon ang pagpupuri, ang pagsamba. Ang biblical na hindi pangkaraniwang pagsamba na makikita natin kay Abraham, ang sabi niya po sa kanyang mga alipin, sila'y pupunta sa bundok, maiwan kayo dito, sabi niya sa mga alipin, at aakad kami sa bundok at sasamba sa Diyos at kami ay babalik. Bakit po nagkaroon ng ganitong uri ng hindi pangkaraniwang pagsamba sa Abraham sa ating Panginoon? Alam po natin na siya po ay pinangakuan ng Diyos na magkaroon ng anak sa edad na halos matanda na po siya at mag-iisang 100 taon na po siya, natupad po yung pangako. Plus si Sarah na kanyang asawa ay hindi makapanganak, baog. Pero ang Diyos ay gumawa ng himala at siya po ay nagkaroon ng anak. So, isang babaeng baog ng anak at isang matandang tao ng anak, at sigurado po yung kanilang anak ay mahal na mahal nila mag-asawa. Mahal na mahal po ni Abraham. At sa kanilang pagsamba sa Panginoon, ano po ang sinabi ng Diyos? Sa verse 1 hanggang verse 3. "Now it came about after these things that God tested Abraham." So, sinubukan po ng Diyos sa Abraham and said to him, "Abraham," and he said, "Here I am." Narito po ako, Panginoon. At ang sabi sa verse 2,
Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love. So ibig sabihin, bugtong na anak, mahal na mahal po ni Abraham si Isaac. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So nung sabihin ng Diyos na ialay at ihandog si Isaac doon sa bundok na Moriah, at sasabihin ko sa iyo yung lugar doon sa bundok na paghahandugan. Ano po ang sagot kaagad ni Abraham sa verse 3? So Abraham rose early in the morning. Ibang klase o. Nagising po siya ng maaga. Kapag excited tayo sa isang lugar na ating pupuntahan, nagigising po tayo ng maaga. Kahapon po, excited po tayo sa ating family day. Kaya alas 6 pa lang, mayroon akong dumating dito. Hindi, natulog dito yung iba eh. Ano? Ibig sabihin po, pag meron tayong isang lugar na pupuntahan na excited tayo, maaga tayong nagigising. At si Abraham, madaling araw pa, umaagang maaga, siya po ay bumangon. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Ilang araw po silang naglakbay? Sa verse 4 po, then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. So tatlong araw silang naglakbay para lamang po puntahan yung lugar na sinabi ng Diyos para doon po ihandog si Isaac. So bakit nagawa po ni Abraham na ihandog si Isaac sa ating Panginoon? Dito po makikita natin na ang komunikasyon ay nagtatatag ng relasyon. Si Abraham po ay merong personal na relasyon sa Panginoon. At dahil sila ay merong personal na relasyon sa isa't isa, meron silang komunikasyon. And communication builds relationship. Ang komunikasyon ay nagtatatag ng relasyon. Papaano? Papaano po naitatatag ang magandang relasyon sa isang tao? Una, yung tinatawag na create time. Create time. Pangalawa, yung tinatawag na consistency. Consistency. Sabi natin lahat, create time. So communication requires, create times requires two things. Una, yung quality, at saka yung tinatawag na focus. So we need to create time with God. Hindi po yung tira-tira para sa Panginoon. Si Abraham ay nagbigay ng quality time sa Lord. Hindi pa konti-konting time. Madalas ang mga tao, mas marami ang time sa Facebook. Hindi nabibitawan ang cellphone maghapon kahit na kumakain, hawak-hawak. Yung Bible kaya, yung prayer time kaya, yung pagbubulay kaya ng salita ng Panginoon. Ay, naku, pastor, walang problema. Yung Bible sa bahay may alikabok, pero yung cellphone walang alikabok yan. Communication builds relationship. At sa isang taong mahal natin, men, nagbibigay tayo ng quality time. At yung quality time na yan, kapag nandun ka na sa isang taong mahal natin, hindi natin namamalayan ang oras. Hindi natin napapansin ang panahon.
Hindi tayo maiinip. Hindi tayo magmamadali. Kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon na sinasabi nating mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon. Kuha niyo po ibig kong sabihin? Dahil pag mahal natin ang isang bagay, hindi natin namamalayan, 5 oras na pala tayong delete, accept. Ano tawag doon? Yan pa? Iba? Ano? Unfriend. Bakit? Tapos yung iba, kung may mga sama na loob, nilalagay pa doon sa Facebook. Pati yung pagdumi niya, pati yung pagkain niya. Pipicturan niya yung masasarap na pagkain. Kunwari, kumain siya doon, pinicturan niya lang pala. Nakakahilo din po yun, inaho. Dati ang problema ng mga tao, mga Pilipino, yung pagbababad sa telebisyon. Ngayon, gadgets. So, sa isang relasyon sa Lord, yung tunay at hindi pangkaraniwang pagsamba, nagki-create tayo ng quality time para sa Lord. Create time. At hindi po tira-tira. Kaya nung tawagin ng Panginoon si Abraham, alam niya agad na yan ay boses ng Panginoon. Kapag lagi nating kausap ang Diyos, alam natin kapag meron siyang sinasabi, madali nating marinig at maunawaan yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi lagi nating binabasa yung salita niya eh. Ano, so, create time. Sa kung kailangan, sa iba po ay madaling araw. Sa devotion. Ay sa amin po, si Sister Alice po ang lagi hong na dapat ako yung nagpapaalala. Sister Alice po yung lagi nangunguna. Ano, at hindi po matatawaran. At dahil alam niya, alam ko, alam natin na ito po ay napakahalaga po. So doon po sa communication, create time, at saka sa consistency, ibig sabihin po, pag sinabing consistent, hindi po seasonal. Pag sinabing hindi seasonal, ibig sabihin, hindi po moody. Hindi po dahil sa kanyang mood. Ano ho? Yung sumpong. So, hindi po moody ang pagsamba sa Panginoon. Para wala akong pera ngayon, wala akong ganang sumamba kay Lord. Hindi po ganon. Masigla akong sumamba kay Lord kasi ang dami kong pera. Hindi po ganon. Wala ako, parang mahina akong sumamba kay Lord kasi ang lamig-lamig, parang hirap bumangon. Hindi po ganon. Ang pagsamba po sa Lord, hindi po moody. Si Abraham, madaling araw pa ay bumangon. At naglakaan, sumunod at naglakbay ng 3 araw. Walang pagrereklamo kasi meron siyang tamang relasyon sa Diyos. Ang tunay na pagsamba at hindi pangkaraniwang pagsamba ay nagbibigay ng quality time at nagiging konsistensya sa kanyang pagsamba, sa kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. Ibig po, hindi lang pag may youth camp. Diba, yung iba, pag youth camp, masaya sila. Pagkatapos, parang 2 buwan lang. Pero tayo, hindi, diba, yung mga kasama sa camp, araw-araw, hanggang sa pagdating ng Panginoon, masigla at masaya tayo na naglilingkod sa Lord. Ang tunay na sumasamba ay nananatili sa presensya ng ating Panginoon. Siya man ay discouraged o hindi, siya man ay basag o hindi, siya man ay bigo o hindi, siya ay consistent pa rin na nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Ba't ka matamlay ngayon? Nag-break kami. Bakit ka masaya ngayon? Nagkabalikan kami. Hindi doon, nasusukat mga kapatid. Binray ka man o sinagot ka man, ano mang sitwasyon, consistent kang magpupuri sa Panginoon. Glory to God. Consistency. Quality time. Kapag mahal natin ang isang tao, nagbibigay tayo ng quality time.
Pagmahal natin ang Panginoon, glory to God, merong quality time. Kasabay ko, Sister Osang, sa jeep, Brad. O sabi ko, ikaw lang, iniwanan ko sila. Sabi ko, ako rin, iniwan din ni Sister Alice. Mas maaga rin umalis. Sabi ko, iniwan ko rin sila, precious as divine. Para nakikita ho natin yung ano kasi, ano. Tapos magmamadali rin sila, divine, oh, umabot din. Tayo napunta doon. Consistency. Ano. So, purihin po ang Panginoon. Ano ho? Sa anumang sitwasyon ng buhay po natin, maging consistent po tayo. Pag nagtuturo tayo sa Bible study, kakaunti ang umaattend, consistent po tayo. Masaya po tayo. Ano po? Hindi ho tayo. Pagka marami ay masigla, pagka kaunti malungkot. Hindi po. Marami o kakaunti, dapat hindi ho nagbabago yung temperatura na ating paglilingkod sa Panginoon. So una, ang hindi pangkaraniwang pagsambang pinakita ni Abraham ay nagtatag siya ng tamang komunikasyon sa Panginoon. Pangalawa po, sabi ng verse 2, take now your son, your only son, whom you love. Oh, grabe. Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Of whom you love. Siguro ho, kahit sampu ang anak natin, pare-pareho po yung, sabi ko dati, ano kaya kung may isang anak, kung libang anak, magkaiba kaya ang tingin ng magulang ng pagmamahal sa anak? Aba, liba ho ang aming anak, pare-pareho po yung tingin namin ni Sister Alice sa kanila. Ano ho? Ito po, nag-iisang anak. Sabi niya, ialay mo ang iyong pinakamamahal na anak. Nagreklamo po ba si Abraham? Ginising ba siya ni Isaac? Tay, gising na. Maghahandog tayo. Bilisan nyo. Hindi, madaling araw pa lang. Niready niya na. Laglakbay na sila. The quality of your giving determine the degree of your relationship. Ulitin ko po, ang kalidad ng iyong pagkakaloob ang magpapasya ng antas ng iyong relasyon. The quality of your giving determine the degree of your relationship. Meron bang amo na nagregalo ng Rolex sa kanyang katulong? Wala. Gregalo siya ng mamahaling bagay sa isang taong mahal niya at malapit sa kanya. Ang kalidad ng ating pagbibigay ay nagpapasya kung ano ang antas ng ating relasyon sa kapwa o sa Diyos. Dahil sa quality ng kanyang pagkakaloob ay na-determine yung degree ng relasyon ni Abraham sa Diyos. Si Abraham, naibigay niya yung kanyang anak. Sa Book of Malakay, ang hinihingi ng Diyos, 10% hindi maibigay. Pagkatapos, sabi ng iba, wala na tayo sa batas. Nung sabihin po ang tithes, bago ho ang batas, ipagpalagay na natin, yan na yun ay batas, 10%. At ang sabi ng iba, wala na tayo sa batas, nasa ilalim tayo ng grasya, dapat higit pa sa 10%. Pero hindi naman binibigay ang higit pa sa 10%. Yung iba nga, buong
sa unang trabaho nila, yung first fruits, yung unang sweldo, ibinibigay nila sa Panginoon. So doon po sa quality of your giving determine the degree of your relationship, napapaloob po dito yung tinatawag na give versus recipient. Give versus recipient. Yung regalo at yung tatanggap. At doon sa ibaba noon, sa give versus recipient, yung cost at saka sacrifice. Cost, yung halaga at yung pagsasakripisyo. Nakita po natin yung halaga kung gaano kamahal ni Abraham si Isaac at kung gaano siya nag-sacrifice. Hindi ho madali. Maaring habang naglalakbay si Abraham ay umiiyak sapagkat alam niya na ang iyahandog niya ay kanyang anak. Pero ano ang sabi? The quality of your giving determines the degree of your relationship. Dahil mahal niya ang Diyos, kanyang ibigay ang kanyang pinakamamahal, ang kanyang anak. Sa isang magulang, kahit na maglakad ka pa uwi, mabili mo lang yung para sa mahal mo. Na kahit hindi ka na kumain, bibili mo lang yung para sa iyong mahal sa buhay. Nakuha niyo po? May halaga, may sakripisyo. Minsan na malengke ka, pumunta ka sa mall, may binili ka, pagkatapos nagutom ka, hindi ka nakakain, sabi mo kasi parang hindi mo kayang kumain mag-isa, na hindi kasamang mga anak mo, mahal mo sa buhay, sabi mo, hindi na ako kakain sa bahay na lang. Bibili ko lang ng ulam para sa mga kasama ko sa bahay. Merong halaga, merong sakripisyo, the quality of your giving determines the degree of your relationship. Makikita po, masusukat yung antas ng ating personal na relasyon sa Diyos sa kalidad ng ating pagbibigay, sa kalidad ng ating pagkakaloob. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ibinigay nila una yung kanilang mga sarili at ang kanilang pagkakaloob sa Panginoon. Hindi natin kayang ibigay ang para sa Diyos. Yung mga binibigay niya sa atin, mga pagpapalang material at pinansyal, kung hindi natin na ibigay ng todo ang ating buhay sa Panginoon. So, ano yung kalidad ng ating pagkakaloob sa Panginoon? Sabi ng iba, biro mo kung nagtatights yung buong lahat. Lahat daw kung nagtatights. Daig pa daw minsan ng church yung sinihan. Magkano na ba ang sini ngayon? Ang huling panood ko kasi 1981 eh. 100 plus na ba ngayon? Ha? 200? 200 plus? Ano yan? Balcony? Orkestra? May ganun pa rin ba? May mga orkestra pa rin? May balcony pa rin? Ha? Hindi nga. Listen to. May balcony pa rin? Sabi nila yung balcony daw ngayon maliwanag na. Ay, hindi. Hindi ko na kasi alam eh. Pero po 200. Dati, ang mga bata, libre. Ang matanda, may bayad. Ngayon, baligtad. Ang matanda, libre. Ang mga bata, may bayad. Yung senior. 200. 225. Biro mo ko yung mga Kristiyano sa kanilang pagsimba, ituring nila na sinihan ang church. Grabe, ano? Hindi bababa sa 225 yung offering, bawat isa. Ay, iba ho, pagdating ng offering, gaganon-ganon pa sa bulsa, pagbigay, yung ticket sa bus pa yung naibigay. Kasi hindi handa, hindi nakaredy. Dati may 10 pisong papel. Ang kanyang ibibigay, 10 pesos na papel, pagbigay niya, 100.
Pagkatapos ang gawa, ay lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, nagkamali ako ng bigay. Akala ko po, 10 piso, 100 po na ibigay ko eh. Sabi mo, kunin mong sukli sa treasurer. Hindi, nakakaya. Sabi ko, kunin mong sukli! Ay, hindi pala. Sabi ko, kunin mong sukli, Brad. Kasi, pinagpala ka ng Diyos doon sa inisinabi ng puso mo na magbibigay ka ng 10 piso. Nagulat ka lang doon sa 90 pesos. Hindi ka ibibless ng Lord doon. Bibless ka ng Lord sa pinasya ng puso mong 10 pesos. Kaya sabi ko, maawa ka, kunin mo ang sukli. Hindi na po, Pastor. 100 na po ang ibibigay ko kay Lord. So marami ho nagbibigay ng 100 dahil sa nagulat. Kasi po, hindi nakaready. Ilan po sa atin, bago ho pumunta rito, sa buong isang linggo, nire-ready na po natin, ito para kay Lord to. Ito para kay Bombay. Wala na yata si Bombay, pinagbawal na ni Digong. Pero may mga Bombay pa rin nagpapautang. Ito para sa ilaw, sa tubig. Sino po yung nagtatabi? Ito para kay Lord. Alam niyo, ibang simbahan ng Baptist, paglukot-lukot, pinaplansa pa nila yung lukot na pera. Sabi niya, kailangan plansahado yung ibibigay kay Lord. Kailangan malutong. Ay, sa iba ho, iba eh. Ah, ito na yung punit-punit. Ito na lang i-opering natin. Bahala na si Ate Lerma papalit doon sa Bank of Central Bank. Alam ko ho, hindi tayo ganun. Ano? Hindi ganun ho sila. Pinipili nila parang Pasko sa mga inaanak, nagpapapalit sa bangko. Kailang malulutong ang ibibigay sa mga inaanak. Pero yung mga ninong at ninang na wala sa puso nila yung magbigay sa inaanak, mga nagtatago. Ano, tayo po'y hindi nagtatago pagdating po sa Panginoon. Dahil si Abraham ay nagpahayag sa kanyang ginawa, hindi siya nagsalita, pero yung kanyang hindi pangkaraniwang pagsamba ay nasukat sa antas ng kanyang relasyon sa Diyos dahil dun sa kalidad ng kanyang pagbibigay. Na ibigay niya yung pinakamamahal sa kanya, mga kapatid, para po sa ating Panginoon. So anong uri ang pagsamba ang ating ibinibigay sa Panginoon? Naalala ko po yung isang kapatiran, siya po ay binigyan ng Lord ng 150,000 papuntang Israel. Habang bago siya bumili ng ticket, kinausap siya ng Lord dahil yung kanilang pastor ay nagpapagawa ng bahay. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, in-impress ang Lord sa kanya na huwag siyang tumuloy ng Israel, yung 150,000 niya, ibigay niya, idagdag sa pagpapagawa ng bahay ng kanyang pastor. The quality of your giving determine the degree of your relationship. Kapag ka, kapatid, ang turing natin sa isa't isa sa pangailangan ng iba, kaya natin magsakripisyo. Dahil nasusukat ang kalidad ng pagbibigay sa antas ng ating relasyon sa isa't isa. E kahit nga po, hindi natin kilala eh. Hindi naman po sa pag-ano po, paghatid ko sa pagsundo ko sa bayaw ko sa airport, meron shuttle bus. Biro mo, laking bagay, 20 pesos lang hanggang Pasay. Samantalang pag nag-taxi ka doon, talagang nagkakaanuhan pa eh. Ayaw nila ng, alam niyo naman pag sa airport, kahit sa pier, napahirapan. Pero doon, shuttle bus, 20 pesos lang, nasa Pasay ka na. Inabutan ko po ng barya yung driver. Sabi ko, Brad, pangkape mo. Halos tumalun sa tuwa. Kasi ako, paniniwala ko, walang nagtitip doon sa mga bus driver.
Ilan po sa atin ang sumasakay ng bus? Pagbaba mo, nagbigay ka ng tip sa driver, wala eh. Sa conductor, wala eh. Sasabihin pa natin minsan, mal-mal yung lang pabasahin niyan. 20 lang, bakit 25 yan? Di ba, may ganun pa, no? Hindi lang ako born again, aywan ko sa'yo. Hindi lang mabuborn again yun. Yung tuwa ho eh. Tapos mag-share ka sa kanya, lakay mo na gagawin yun kasi anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, meron kang Panginoon. Nakakuha niyo po yung kalidad po ng relasyon ni Abraham. Ibig sabihin po, pag ganun ang kalidad ng ating relasyon sa Lord, yung antas ang ating relasyon sa Lord, yung quality ng pagkakaloob ay kaya pong ibigay sa Panginoon. Sa gitna man ng kawalan, kaya po ba nating ibigay ang para sa Panginoon? So, sa mga estudyante, Pastor, 100 lang po yung allowance ko eh. Nakakabili ka ng Starbucks eh. Tapos kay Lord, idadahilan natin. Tapos binigyan tayo ng trabaho. Nagsabi tayo kay Lord, Lord, bigyan mo akong trabaho. Pag nagkapagtrabaho ako, maglilingkod ako sa iyo. Ayun ang makapagtrabaho, may pasok ng Linggo. Lord, naunawain mo naman ako. Mabuti na lang, nag-alas 7 tayo. Kaya si Ate Ira, nakakasama natin. Ate Ira, may pasok yan. May pasok po yan. Pero naging alas 7 tayo. Tapos tanghali na, hindi pa ako tapos. May mga kapatid tayo na galing sa trabaho, security guard. Pagdating dito, wala pang tulog. Aantok-antok kahit wala pang tulog. Kasi po, bakit? Yung kalidad ng ating pagbibigay ay nagpapahayag, nagpapasya ng antas ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya nating minsan, di ba, pagka gusto ng kabataan ng isang bagay, walang magawa ang magulang. Nay, tay, malaki na ako. Alam ko nang ginagawa ko. Ganun, ano. Kaya ano ho nangyari? Napapahamak. Kasi ang sa isip at puso niya, nandun yung kanyang puso dun sa taong yun. Pag ang puso natin ay nasa Lord, masasabi natin na yung best giver, yun yung tunay na worshiper. Mapagsamba sa Panginoon. So, wala mo ng Starbucks, sacrifice tayo, bigay kay Lord. Hindi ko pa sinasabing huwag kayo mag-Starbucks. No, heart versus treasure. Puso laban sa kayamanan. So, kailangan natin yung priority. Ano? Priority. Kapag tayo ho ay worshiper, ibig sabihin, gumagaling tayo, humuhusay tayo, nag-e-excel po tayo. Pag worshiper po tayo sa Lord, pag sinasabi natin, sumasamba tayo sa Diyos, hindi po puro bagsak ang grado sa klase. Alam mo, naglilingkod ako kay Lord. Alam mo, grabe ako mag-worship kay Lord. Pag tinignan mo yung grado niya, puro pula. 73, 72, 74. Hindi yan ang tunay na worshiper. Ang tunay na worshiper, 72 ka ngayon. Sa sunod na grading, 75 naman. Naging 76. Ano ho? Nag-e-excel dapat. Humuhusay. Kaya pag anak ka ng Diyos, hindi ka pabagsak. Pag anak ka ng Diyos, pahusay ka ng pahusay. O bakit kasama sa top 10 yan? Kristiyano kasi yan. Pag galing ang gumawa ng bahay, Kristiyano kasi yan.
Dapat po ganun, nag-excel. Ano ho? Kaya, sa buhay Kristiyano, ang church ay hindi natin ginagawang excuse. Iba, para makalakwat siya, atin ang cell group. Alis ng umaga. Tapos, uwi ng ating gabi. Sabi ng nanay, anong klaseng simbahan yan? Bible study, umaga hanggang gabi. Yun pala, pagkatapos ang Bible study, nagmoling-moling. Kung saan-saan pupunta, dinadahilan po ang simbahan. Hindi po ganon. Ang tunay na mananamba, ang tunay na sumasamba sa Diyos, umuwi ng maaga, hindi ng umaga. Nagiging mabuting halimbawa sa kanyang mga mahal sa buhay. Ano po? Tamo si Kuya RJ, hindi na umuwi. Praise the Lord, ano? Dito siya sa church, puri ng Panginoon. Diba, Ate Ira, kaysa magbabad sa computer shop? Diba, no? Diba, Kuya, no? Nakaka-bless si Kuya, magpapastor yan. Kailangan natin ng mga gwapong pastor. Kasi karamihan ng mga pastor, pangit, tulad namin. Ano? Kailangan natin ng mga gwapong pastor. Kasi hindi lahat ng gwapo ay nag-artista. Yung iba nagpapastor din. So, yung karamihan walang time sa Lord. Puro trabaho. So, puso, kayamanan. Heart versus treasure. Kung mababaw ang relasyon natin kay Lord, mawawala tayo kaagad. Sumunod sa quality of your giving, best versus good. Best versus good. So, dapat excellence. Di pwedeng-pwede na yan. Kaysa worship team, tumatayo sila dito not to impress people. Sabi ni ba, sumigaw ka lang. Sisigaw din ng mga tao. Hindi ganon, di ba, Tati Robert? Sabi ng ibang pastor, pag pastor ka, sumigaw ka lang. Hallelujah! Tapos sisigaw din ng mga tao. Hindi po. Ang tawag doon ay cheerleading ang tawag doon. Ano? Sabi nila, ibang klase yung pastor. Pagka nagpipress, tumatakbo. Tumatakbo daw. Ay, sabi ko, hindi magaling na preacher yan. Magaling na runner yan. Tumatakbo eh. Ano, hindi ho nakukuha yan sa palakad-lakad, sa pasigaw-sigaw. Mga kapatid, nakikita yan una doon sa puso at kung papaano natin ibinibigay ang para sa Lord. So tayo po yung nandito hindi para ma-impress yung tao, nandito tayo para sumamba sa Lord at ang true worship means change life. Pagbabago. Yan po ang tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, pinakaisaak ng ating buhay. Panginoong Jesus, maghari ka. Mamaya ho, kakantahin natin kay Lord dyan na nanggagaling sa ating mga puso. At pangatlong, hindi pangkaraniwang pagsamba ni Abraham sa verse 3. Madaling araw, bumangon siya. Obedience is a fruit of trust. Ang pagsunod ay bunga ng pagtitiwala. Alam niyo, napakahirap sumunod sa isang taong sinusundan mo na hindi mo pinagtitiwalaan. Kapag may tiwala ka sa iyong sinusundan, susunod ka. At si Abraham, ang bunga ng kanyang pagtitiwala ay ang kanyang pagsunod. Obedience is a fruit of trust. Nag-iisa ang kanyang anak.
yung kanyang kaisa-isang anak, ay sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, give me your best. Dahil itetest ko ang iyong puso kung ang puso mo ay nasa gift o nasa giver. Itetest ko ang iyong puso kung ang puso mo ay nasa regalo o sa nagbigay ng regalo. Itetest ko, Abraham, ang iyong puso kung ang puso mo kaya ka sumusunod sa akin dahil sa himala o sa Diyos na nagbibigay ng himala. Ititest ko ang puso mo kung bakit ka sumusunod sa akin dahil ba sa pagpapala o sa Diyos na nagpapala. Sa Diyos ng pinagmumula na lahat ng mabubuting bagay o sa mga material na bagay lamang. Kanino tayo sumusunod? Sa biyaya o sa Diyos ng biyaya? Ulitin ko po sa mga nagtuturo ng grace. Ang sabi nila, for God so loved the world that He gave His grace. Si Jesus Christ po, hindi grace. Si Kristo po ay Diyos ng biyaya. John 1:14, full of grace and truth. Masyado nating binibigyan ng halaga ang grasya. Nakalimutan natin ang Diyos ng grasya, ang Diyos ng biyaya. At kanino tayo sumusunod? Sa biyaya o sa Diyos ng biyaya? Sa pagpapala o sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala? Obedience is a fruit of trust. Give me your best, Abraham. At susubukin kita. At alam niyo po, sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi po aksidente kung bakit tayo nandito. Maaring hindi maganda yung pangyayari sa buhay po natin, pero ang Diyos ay may magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung nais natin ang hindi pangkaraniwang pagsamba, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Ang tunay na pagsamba ay ang tunay at walang halong pagtatanong ng pagsunod sa ating Panginoon. Glory to God! Alam ni Abraham na ang Diyos. So, doon po sa obedience, bunga ng pagtitiwala sa papaloob po dito, recognize authority and honor. Recognize authority and honor. Alam ni Abraham na ang Diyos mas mataas kaysa kanya. And we are all under authority. Kung siya po ay sumunod, bunga ng kanyang pagtitiwala, dahil na-recognize niya ang authority at paggalang sa Panginoon. At lahat tayo, kung gusto natin ang tunay na pagsamba, kilalanin natin na tayo lahat ay under authority. Children, you are under authority with your parents. Kung ikaw ay isang estudyante, ikaw ay under authority ng iyong mga guro. At kapag nag-disobey tayo sa ating parent, hindi ka pwedeng magsabi na ikaw ay sumasamba ng hindi pangkaraniwang pagsamba sa Diyos. Kapag tayo namumuhay sa rebellion, kapag tayo namumuhay sa hindi pagsunod, kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, at kapag hindi tayo sumunod sa ating mga guro, sa mga pastor, sa mga manggagawa, sa ating mga magulang, hindi natin pwedeng sabihin na tayo sumusunod sa Diyos at tunay na sumasamba sa Panginoon, sapagkat si Abraham, nirecognize niya ang authority ng Diyos sa kanyang buhay. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay kinikilala ang authority ng Panginoon, kinikilala ang authority ng magulang, kinikilala ang authority ng mga nakakataas sa atin. Mga kapatid, kailangan natin i-recognize yung authority sa mga asawang babae, honor your husband, alamin natin ang kalooban ng Diyos. At nakita ni Isaac
ang relasyon ng kanyang tatay sa Diyos. At kung paanong nakita niya, nung sabihin ni Abraham, ni Isaac, sabi niya, Father, ready na po yung mga panggatong. Where's the lamb? Nasaan ang handog? Sabi ni Abraham, anak, God will provide. Ang Diyos ang magbibigay. At ang ginawa, tinalian niya na. Tinalian niya si Isaac at inilagay doon sa panggatong. Ibig sabihin, hindi pumalag si Isaac. Ang ibig sabihin, alam ni Isaac na siya ang yahandog. At hindi siya nagreklamo, hindi siya pumalag sapagkat nakita niya kung gaano ang relasyon ng kanyang tatay sa Diyos. Grabe! Obedience is a fruit of trust. At na-recognize niya ang authority ng Panginoon. Kapag nakita ng Diyos, nakita ng kapwa natin ang ating tamang relasyon sa Diyos at makikita ng ating mga anak, ng ating mga mahal sa buhay, sila ay susunod din sa Panginoon. At kasamang mag-aalay at maghahandog nang hindi pangkaraniwang handog at pagsamba sa Panginoon. The Son trusted the Father. Bakit? Sapagkat nakita niya ang pagtitiwala ng kanyang tatay sa Diyos na makapangyarihan. At ang Diyos, John 4:23, ay naghahanap ng tunay na mananamba. Isang mananamba na handang ibigay ang pinakamainam na pag-aalay at pagsunod at pagkilala sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Samahan po tayo ng ating mga posisyon. Glorious Lord, dalhin mo kami sa tunay na pagsamba. Lahat ng pinakaiibig namin, lahat na mga bagay na mas binibigyan namin ng panahon kaysa iyo, iniaalay namin sa iyo. Patawad, Lord, minsan tira-tira na lang binibigay namin sa iyo. Tira-tirang panahon, tira-tirang oras. Hindi kami nagbibigay ng priority. Sinasabi naming mahal ka namin. Sinasabi naming sinasamba ka namin. Pero sa aming mga gawa na ipagpapalit ka, tulad ni Abraham, Panginoon, walang pag-ailangan. At ang kalidad ng kanyang pagbibigay ay nagpasya sa antas ng kanyang relasyon sa iyo. Lord, sorry. Sorry po. Napakalayo po namin doon sa hindi pangkaraniwang pagsamba ni Abraham sa iyo. Ibinigay niya ang pinakamamahal sa kanya. Salamat, pinapaalalahanan niyo po kami, Panginoon. Madalas sinasabi namin, sinasamba ka namin, minamahal ka namin. Pero madalas, malamig ang aming puso, matamlay ang aming puso. Ngunit ngayong umaga, tulad ni Abraham, say excited, siya'y masigla na bumangon ng madaling araw
Arang sabi upang sumamba sa iyo, sabi niya sa mga alipin, hindi lamang upang magsakripisyo, ang tawag dito ni Abraham ay pagsamba, Panginoon. O Diyos, naghahanap ka ng tunay na mananamba. Naririto kami sa mga oras na ito, Panginoon. Pakalinisin mo kami na iyong balaladugo. At iniaalay namin ang pinakamainam sa iyo. Una, higit sa lahat ang aming buhay. Yung aming quality time sa iyo, Panginoon. Yung consistency, Lord, ng aming paglilingkod sa iyo. Mga kapatid, sa paglapit natin sa Panginoon, ang hinahanap ng Diyos ay tunay na pagsamba. Ang hinahanap ng Diyos ay isang puso, buong puso, isang pusong binabago ng Panginoon. Hallelujah. Isang pusong handang ibigay ang lahat sa Diyos. Isang buhay na kayang ibigay ang pinakamamahal sa Kanya. Yung mga isaak sa ating buhay, ipagkaloob natin sa Panginoon. Yes, Lord, in Jesus' name. Because the quality of your giving determine the degree of your relationship. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa iyo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sama ng ating mga puso, ang ating mga tinig, nagagaling sa ating mga puso, sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord, yes. Oh, pakinggan mo ang awit ng aming puso sa iyo, Diyos. Oh, yes, Lord. Panginoong Jesus, maghari ka. Pagsamba, tulay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso ko ito. Yes, Lord, yes. Lahat ng pinakaibig ko, Panginoon Jesus, maghari ka. Yes! Sige mo! Tunay na sabihin mo sa Panginoon! Tunay na pagpapakulat. Yes, basagin mo, basagin mo, basagin mo ang aming mga puso! Pinakaibig ko, Panginoon Jesus. One more time! One more time! From the bottom of your heart! Tunay na pagpapakumbaba. Sabasakaraba sa kerebereyan. Oh, yes, Lord, yes! Ito, Jesus! Jesus! Jesus, Lord God, Panginoon Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba.
sabi mo, Panginoon, ang puso ko ito. Salamat ang nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoon, Jesus, maghari ka. Tunay na mapagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Jesus, we worship you. Binibigay namin ang aming puso sa iyo. Binibigay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Jesus Christ. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Yes. Sige po. Sambahin mo ang Panginoon. Yes, Lord. O, sabi mo siya. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes. Yes, Jesus. Yes, Lord. Dalhin mo kami sa tunay na pagsamba. Tulad ni Abraham. Basagin mo. Break us, Lord. Basagin mo ang aming puso. Basagin mo, Panginoon. Jesus. Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Tunay na pagsamba. Tunay na pagpapakumbaba. Pagsagin mo, Panginoon, ang puso ko ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig namin, Panginoon. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Oh, glory! Jesus! 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 Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Lord, lahat! Lahat, Panginoon! Hallelujah! Maghari ka. Worship the Lord. Give Him praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord God. Jesus. 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 Oh, Lord. Oh, God. Jesus. Jesus.
We give you praise. We worship you. We worship you, Lord God. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, Rababa Sakara, Baba Sakara, Baba Baba. Yerebede Sekara, Baba Baba Hande, Rababa Bahaya. Hallelujah. Oh, the Lord is here. The presence of God is so strong. He's in our midst. Oh, yes, Lord. Jesus! Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Sa ating mo, Panginoon, puso ko ito. Pinakaibig ko Panginoon Jesus, paghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo Panginoon ang puso ko to, sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Jesus, Panginoon Jesus, maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Oh, maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Maghari ka sa aming mga pamilya. Maghari ka sa aming mga mahal sa buhay. Maghari ka sa iyong mga simbahan. Maghari ka sa aming bansa. Maghari ka sa buong mundo. Oh, maghari ka sa buhay ng iyong mga anak. Maghari ka, maghari ka. Oh, oh, oh God. Jesus! Everybody shout hallelujah! Shout praise the Lord! I love you, Jesus! Because you first love us, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Woo! Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isa pa po malakas sa palakpak sa Panginoon. Woo! Hallelujah. Clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of victory. Shout to God with a voice of triumph. We are more than conquerors through Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Sino po ang pinagpala ng Panginoon? Praise God sa kanyang salita, sa kanyang presensya.